sabi ng sapat, 17%. Habang ang mga naniniwala, hindi sapat ang ginagawang pagsakyo na ng DFA sa mga kababayan natin sa Libya, 83%. Mahigit 8 sa bawat 10 nag-text. Maraming salamat po sa inyong pagboto. Ay na, malinaw na. Hindi na tayo nagsabi niyan, Ted, ha? Marina, hindi na tayo nagsabi niyan. Ang sabi daw ng DFA, nung sining staff natin sa Tiritatron, pinagalitan at sinabing, kayo naman, pinalalaki ninyo ang problema, pinalalaki nyo ang isyo. Ayan, ang isyo ngayon, 80% mahigit maniniwala na hindi sapat ang ginagawa ng ito pa, masakit DFA. Ka na yun. Sabi nyo, sinabihan yung staff na, bakit may namatay na ba? Sinabi, kaya nga sabi namin, kinakailangan rin po natin isulat at formal na ihatid yung reklamo. Doon sa official, yes. Hindi, alam mo, masakit na loob ko sa kanila, Ted, dahil naging kasama ko yan, ako'y Vice President, at tawa ko rin ang tungkol sa FW. Hindi ganun ang mga reaction nila noon. Remember yung nangyari sa Lebanon? Na nagpanik agad kami? Yun ay, ang sinasabi daw ng ibang tayo, wala pa naman nangyayari. Sabi ko, bakit natin hihintay na mangyari? Kung ating mailikas sa mga Pilipino niyan, karamihan yan, kahit walang mangyari, at least nailikas natin sila. Ganun sana nangyari. Ngayon, pupunta sila doon. Ang problema niyan, mahirap pumasok ngayon sa Libya. Well, sila makakarating din ngayon. Let's hope for the best. Eh, nangalap. Nadalangin na naman ang kailangan natin dito. Pero sana, huwag naman sasabihin ng mga taga-DFA na tayo nagpapalaki ng issue sapagkat talaga namang nagpapanik ang ating mga kababayan. At kaya nga tayo tumutulong. Dahil sa pagpapanik ng ating mga kamay, tayo ang tinatakbuhan nila. Yes. Opo, kay Jesus, may pag-asa ang bukas, may bukas ang pag-asa.